beloved, Boss Mike, Boss Mike, Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amantako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ito na nga mga kababayan, nanawagan na ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga kilalang negosyante, mayayaman na mga tao dito sa ating bansa para tumulong sa mga magiging problema at kasalukuyang problema tulad ng pagkain, tulad ng usapin sa kalusugan at kung ano-ano pa. Ha? Yan ang Pangulo. Hindi yung tatakutin mo yung mga negosyante, tatakutin mo yung mga mahihirap na tao para ano, para masunod lang yung gusto mo. Ang hirap ng ganun mga kababayan, ano? Ang hirap ng kalagayan ng ganun. Kaya nga alam nyo, maraming ano, maraming mga na ano eh, na disappoint ng mga ano eh, mga mayayamang negosyante nung panahon ng nakaraang administrasyon. Sa totoo lang, talagang sobrang hirap. At eto na ngayon mga kababayan. Hindi basta-basta itong mga mayayaman na tao na tumalim at sumunod sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos. Oo, naunguna na nga dyan ang Ayala, si Ramon Ang. Ay, kilan lang kilala nyo naman. At maging si Chavit Singso. Diba? Kita nyo naman ano, eh talagang nung administrasyon, walang ganito. Wala kayo makikita ng ganyan, kundi takutin, ganyan eh. No? Eh, yung mga ano, syempre, napipilitan. Iba kasi mga boss yung ano eh, yung gagawin mong pagtulong sa mga sa gobyerno, at iba yung pagtulong na bukal sa kalooban eh. At iba rin yung bukal na napipilitan ka lang, 'di ba? Ang hirap nung napipilitan ka lang para gawin yung mga bagay na ano eh, gusto ng namumuno. Iba rin yung bukal sa kalooban na gawin yung mga bagay na ano, na tulad ng pagtulong mga kababayan. Kaya alam nyo, ako'y naniniwala na ito ang ating kasalukuyang Pangulo ay magagawa niya lahat. Lahat, hindi man 100%, eh magagawa niya lahat na ibigay ang para sa taong bayan. Yan po ang nakikita kong ano, ikinikilos ng kasalukuyang administrasyon. Diba? Ayaw niyo pa. Ewan ko ba sa inyo? Pakinggan ninyo. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Guests, ladies and gentlemen, thank you for honoring us with your presence. Today, we reinforce our support for Marcos administration in ensuring a food secure Philippines. Alam niyo mga kababayan, kaya ko ho pinus itayo itong Integrated Poultry Night dahil sa tawag ng mahal natin Pangulo nung siya ay tumatakbo pa ng presidente. Ito na po ang kanyang mga plano. Sabi niya, hindi tayo dapat manatiling mag-i-import ng baka, baboy, manok, at isda. Ramon, tumulong ka. At sampu ng mga ibang businessman, tawagin natin lahat magtulong-tulong to produce and make our food security happen. Ito po, mahal na Pangulo, nangyari na po. At nakita mo, na witness mo mismo, yung tawag mo, na nagawa na natin to. 12 facilities na ganito po ito all over the Philippines. Number one po niyan, nasa Pangasinan, Pasolubyo season. Yung pangalawa, nasa Bataan, Locanin. Yung pangatlo po, nasa Sariaya, Quezon. Yung pang-apat po, sa Pasakaw, Camsur. Panglima po, nasa Iloilo, Liganes. Pang-anim po, Tuburan, Cebu. Pang-pito po, Negros Occidental. Pang-walo po ay Pagadian, Mindanao. Pang-siyam po, Zamboanga. Pang-sampu po, Davao Gihing.
11 po ay kagaya. At marami pang iba. Yun, o. Mga kababayan, yan po yung ano, yan po yung panawagan niya nga dito kay Ramon Ang na tumulong nga sampu ng mga kasama na mga mayayaman dito sa ating bansa. At yun nga po ang ginawa nila na mga proyekto para naman masiguro na walang pagkakaroon ng pagkukulang pagdating sa usapin ng mga pagkain. Minsan kasi nangyayari mga kababayan, nagkukulang ng supply eh. Diba? Ng karne, o tulad ng baka, manok, baboy, at kung ano-ano pang mga pagkain. Eto na ngayon mga kababayan. Ang tanong, ito ba yung nagawa ng dating presidente? Ito ba yung may nakagawa na ng mga nagdaang mga administrasyon? Diba? Bakit ito'y hindi binabalita ng mga ilan na mga ano? Sabagay, pag kritiko nga pala, wala kang ibabalita kundi yung mga masasama. Kahit na chismis na yan, kahit na mga ano lang yan, narinig lang, babalita na nila. Narinig lang ho yun mga kababayan. Ha? Rinig lang, wala pa namang ebidensya. Diba? Madali lang sabihin, oo nga, nakita ko. Nakita ko, eh nasaan? Diba? Kung yan, yung mga issue na mga ganyan, na mga paninira, di ba, sa administrasyon, isko, sa mga maayos at malalawak ang pangunawa, nauunawaan nyo na propaganda lang yan. Propaganda lahat yan para sa kaguluhan ng kaisipan ng mga marami nating kababayan. Napakasimpleng unawain, mga kababayan. Sana isipin nyo mismo. Totoo ba? Diba? Kung chismis lang, kung walang resibo, kung walang prueba na nilalabas, eh wag ho kayong maniwala basta-basta. Pansinin ninyo yung kanilang binabalita. Puro negatibo, puro mga, alam nyo yun, hatred, di ba? Sawa ng taong bahay sa mga ganyan eh. O yung mga ilan na lang na mga mahihina rin na umunawa o may hangganan yung pangunawa patungkol sa mga issue na hindi na inaalam yung totoo kung saan nanggagaling tong mga kritiko na to, minsan, maniniwala. Kaya ito talaga buhay. Di ba? Kayo, sa ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos, masaya ba kayo? Ako ho, average. Happy na. Happy na. Happy na. Kaysa naman na puro takot lang yung namamayani sa ating isipan. Di ba? Puro ano eh. Puro yung, alam mo yun, yung ano ba talaga ang ano, ang katotohanan sa mga issue na to. Tulad ng, alam nyo yung kay Dilima. Di ba? Isa pa yan. Isa pa yan kay Dilima. Yan ang ano eh. Yan ang isa sa pa, nagka-ano ako eh. Na-turn off talaga ako sa dating administrasyon. Pero inyo, di ba pagkalabang ka sa politika, gagawang ka ng issue. Sabagay, dyan naman sila magaling talaga eh. Gawa ng issue, sirain ng tao, idadama yung mga kung sino-sino, at ang ending, lahat yung mga yon sira ang buhay. Diba? Ay, nako. Pagka ho, patuloy tayong, ano, patuloy tayo na maging utak alimango, mga kababayan. Wala talaga kahit anong gawin ng ating pangulo, kahit anong gawin ng administrasyon, mahihirapan talaga tayo umangat. Pero sa kabila noon, hindi na pinupuna, hindi na pinapansin ng ating pangulong Bongbong Marcos, yung mga batikos, yung mga pambabalahura ng ilan diyan. Ha? Diba? Sabi nga niya, hayaan na natin yung mga yan. Diba? Sabihin na nilang, gusto nila sabihin, basta tayo, magtatrabaho tayo ng tahimik. Muli, Mike Cervera po, lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amantako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Happy New Year po! Our beloved, Boss Mike, Cervera!